Terus sebenarnya mau terus good evening. Good evening. Paula ako naka-uwi galing school. At ngayon ay nagpapahinga ako. At parang hindi makompleto yung araw mo. Kung hindi ako naman ako magpapag-queen sa inyo. So baka nagtaka kayo mga troops. Nandito po ako ngayon sa bayan ng aking classmates. Parang social. Parang ito mga troops. Dorm. Kasi nakitulog ako dito. Hindi ako umuwi ng bahay. Bukas ako uwi kasi yung parang may na wala lang. Medyo pagod lang akong umuwi sa amin kasi kanina kaming linis ko sa eskulahan mga troops. Ngayon, kukwinto-kwinto lang naman tayo. Kahit parang ako lang isa dito ang nagsasalita para akong baliw. So, yan o, kahit gabi na, yung iba ay tulog na. Ako ay still active pa rin. Kasi masaya na akong tao eh. At parang hindi kompleto yung araw ko. Hindi ko magpapagkwintuhan sa inyo, no? So, salamat ako sa mga viewers ko dyan. Kahit konti lang viewers ko kasi wala kanina. Upload ako ng video, vlog sa Bayan Hills dun sa amin. Parang masaya ako mga troops kasi kanina umaga ko lang yun na pinost sa page sa YouTube. Tapos may 32 views na. Maliit na bagay lang yun para sa ibang YouTuber kasi para sa iba after 1 hour thousand views na yung napanood sa video nila. Pero ako I'm still tawag dyan mag-listen ako mag-English ba? Kunti lang yung kasiyahan ko, no? Maliit na bagay lang yung kasiyahan ko kasi pag nakita ko yung video ko na may nanonood, siyempre happy din ako eh. Lalo na akong maganahan magawa ng video kahit tukinto lang, ganyan. Kasi balang araw ay yung channel ko ay lalago din at makatulong din yan sa akin at sa aking pamilya. Pero hindi naman ako naghangad na yayaman ako sa YouTube o makapira. Basta ako ay masishare ko lang bawat pangyayari sa aking buhay araw-araw ay masishare ko sa video. Doon lang. Masaya lang ako. May kwento-kwento naman ako mga troops. Kwento-kwento naman ako. Kanina, tawag dyan. Kapag nagmumotor ako ba? Uwi ako sa amin. Dito. May nakita ako mga matanda ba? Kanina sa simbahan. Dyan sa may jinsan. Laki simbahan dyan sa Katolik. May nakita ako babae. Kawawa-kawawa siya mga troops. Hindi ko lang na-picturean kasi gabi na eh. Wala akong mag-picture na medyo naros ka niya. Kawawa siya mga troops. May kapansanan siya. Tapos, siya lang mag-isa sa gilid ng usada. Upo lang. Gusto ko man tulungan. Pero, kaso, yung time na ngayon, wala ko eh. Gusto ko sila siyang tulungan. Kaya, buti na lang may ang tawag dyan, may lumapit sa kanya, may binigay. Tapos medyo, siyempre, bang nanonood na lang ako, masaya na din ako eh. May tumulong sa kanya. At kanina naman, yung matanda, no, nakapuan, na naka-wheelchair. Naisip ko, bakit may mga ganitong tao? Saan ba pamilya nito? Ganito kasi mga troops na. Last week ata, may tinulungan akong matanda ba? Nagdadala siya ng kalabasa tapos dun sa National Highway sa may traffic light bundle dito na sa Jensen. Pag hinto ko sa gilid kasi mainit eh na traffic light na tapos hinihintay ko na mag-green yung traffic light tapos sabang nasa gilid ako may nakita akong matanda ang babae. Tapos, tumawid siya ba? Tapos parang, nahihirapan siya tumawid. Kaya, ginawa ko. Lapitan siya nanay. Si, matanda ba?
ako, sabi ko, tara na eh. Tawid tayo. Tara, yan. Yung Bisaya man yun, tinagalog ko lang ha. Tapos, ayun, mawid kami. Pagkawa ko ng sako, may dala-dala siyang sako eh. Pagkawa ko ng sako, Diyos, grabe yung water. Bigat pala yung sako na yun kasi yung laman ay puro mga kalabasa pa. Malalaking kalabasa. Yan siguro nasa 15 kilos ata yun, 10 kilos, ganyan ba? Kaya yung katawan ni nanay medyo tanda na. Wala na siyang strength ang tawag dyan. Lakas ba? Strong lakas. Kaya ako lang nang buhat sa ganyang sako. Diyos, grabe mga tapos. Ang bigat pala. Kaya ayun, nakatawi si nanay. Tapos, sabi niya sa akin, pahatid doon siya, malabas sa, labas sa ECC. Kaya, ako, wala kong kalam-alam, pagkatapos na, tawid namin, iwanan ko siya, kaya akala ko, ay, papara siya ng sasakyan at sasakay. Hindi pala, mga trup, sabi niya sa akin, sakay daw siya, sa doon, sayaan ko lang na, doon, sasakyan mo doon, siyempre, magtatarog ko eh. Nanay, saan ka punta na yan? Kasagad to na eh. Sa outbound of CC daw. Kasi yung kalabasa na dinadala niya ay kuhan niya pala. Ibibinta niya pala dun sa labas ng CC sa harap. Kasi maraming mga tao dun madaan. Kaya sinakay ko. Sinakay ko yung kalabasa yan. Tapos, pag dating namin sa CC, yun na, mag-display na siya. Kaya tinanong ko, ako na eh. Example na eh. Kung hindi kita tinulungan na yan, hindi kita nakita na yan, paano mo yun bubuhatin yung mga kalabasa na yan papunta rito? Sabi lang niya, tatagalugin ko lang ha. Sabi lang niya, iwan na lang daw niya sa gitna ng daan kasi, tawag dyan, mabigat daw eh. Siyempre ako, natouch ako, parang kung yung dami ba, parang kaya tawag yan. Sabi, kumot ba? Siyempre, natasin ako kasi ako na tao mga tao sa totoo lang. Mawain kasi ako. Kahit wala akong may bigay minsan, mawala ako. Maawa ako sa tao. Ganyan. Mahirap lang kami mga troops, pero yung kahirapan namin ay may mas malalap pala, no? So, yun. In-interview ko sa nanay at wala naman akong may bigay sa kanya, kundi madadala akong kanin ba yung baon ko para sa pangapanangalian. May ulam na yon kasi hinintay ko yung girlfriend ko na dumating kasi sabay kasi kami kakain. Tapos tamas kisisi kami magkikita. Sabi ko sa kanya na eh, main ka na eh. Sabi ko na, sinabi niya hindi pa daw, hihingi lang daw siya ng pagkain. Tapos ubusin na lang muna yung kalabasa. Habang nasasabi siya kalabasa, naglalako siya ng kalabasa. Hindi naman naglalako, nagbibinta ba ng sales to. Walang pumapansin sa kanya mga troops. Siyempre naawa ko. Unay, sa'yo lang itong pagkain unay kasi wala akong may bigyan pira eh. Kasi wala rin ako. Kaya yung dala-dala ko lang is yung pagkain na panalian ko. At least, malaking bagay na yun para sa kanya. Bigay ko. Hindi pa niya tatanggapin sana. Sabi niya huwag na daw kasi wala na daw akong kakain eh. Kaya sinungaling ako. Sabi ko sa kanya, Nay! Okay lang yun, Nay. Kasi kumain ako dyan sa loob. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun. Tinanggap niya. Kaya, laging pasalamat niya sa akin mga troops. Kasi kung di dahil sa akin, baka iniwan na doon yung kalabasa niya sa gitna ng daan. Kasi, kaysa siya yung madidisgrasya. Daming mga sasakyan. Kasi, National Highway yung pinatawiran niya eh. Galing doon siya ng lugar yan. Tatong milong at ayun. Pinasakay lang siya ng van na hindi siya pinaplate ng driver. Kaya nawa rin ng drivers kanya. Kaya sinakay siya. Doon siya binaba sa gilid ng sadas, medicine highway. Tumawid siya kaya doon siya nakita mga troops. Siyempre ako, okay lang na eh. Hindi man yan iba sa akin kasi parang sanay na akong nakita ng ganyan mga troops ba. Sa araw-araw kong pabiyahe, punta sa eskulahan, bahay. Siyempre, always ako makikita ng ganyan, pero kay nanay, iba talaga yung na-feel ko mga troops. Kailangan niya talaga ng tulong. Marami nang kaming nag-aantay na mag-green yung traffic light kasi mainit eh. Kaso parang ako yung naawa sa kanya, may iba.
tinitignan lang siya, ganun. Siyempre ako, tinulungan ko lang siya. Kaya, yung ginawa niya matos para makabawi siya sa akin. Bibigyan niya ako ng isang kalabasa, yung malaki wala, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya. Siya, oh, sa'yo na to, ay, masanap kayo daw na haluin na munggos ba? Ganyan. Tapos siyempre, sabi ko, ay, huwag na lang na yun. Diyan na lang yan na yun, binta mo na lang yan. Kasi, may klase pa siya ako mga trust. Wala na akong klase noon, libre. Tatanggapin mo yun. Kaya kusang loob niyang binigay. Kaya sabi ko sa kanya, binta ko na lang. Binta niya na lang. Kaya noon, nagkwituhan kami. Kasi dumating yung girlfriend ko, kanyan. At may kunting tulong na binigay sa kanya. Siyempre, naawa kami. Eh, kasi, pinto niya sa amin yung asawa niya. Inalun sa bahay. Sa bahay nila, may sakit daw. Hindi niya daw ito, ilalak ko ito, bibintay itong kalabasa. Wala silang kakainin. Kaya, siya na lang daw napumilit na ibinta niya dito kahit di, medyo mahina na yung katawan niya, siyempre. Siguro mga trops, estimate ko na edad na yun, nasa mga 60 plus, ganyan. Kasi matandang babae na, medyo may tungkod na siya, ganyan. Tapos, din may antaw niya, tungkod. Tapos, daladala na yung sako. Yan. Siyempre, kahit sino namang tao dyan, no, na mga white, maawa talaga sa kanya. Akala ko mga troops, badyaw. Hindi naman siya badyaw. At yung salita niya, parang blaan ba? Ganyan. Kaya, tapos sabi ko, nay, saan ba yung mga anak ko, nay? Tapos may anak ko siya daw, napatay ba? Nabaril daw. Tapos, yung asawa niya, may sakit. Kaya, siya na lang daw ay naglalako ako. Na nagbibinta ng kalabasa. Kaya ako na, isang ba yung galing niya yung kalabasa? Ayan. Sabi niya, ako daw, tinanim na daw niya. Sabi ko sa kanya, araw-araw mo ba yung, ay, tinanong siya, araw-araw mo ba yung binibinta na? Kasi, minsan lang daw, pero always daw siya nagpupunta doon sa harap ng PCC. Kasi, ano daw, manlilimos siya ba? Kanya. So, yun, ay, may klase man kami, tapos, medyo gutom na, kaya, malisa kami. Iniwanan na namin ang kunting tulong si nanay. At yun, baka yung taga-jinsan dyan, makita niyo yung si nanay. Always siya nag-eyeglass. I-start ko sa inyo, may tungkod yan siya. Tapos always siya nag-eyeglass. Kasi ganun ko yung mata niya. Inopirahan daw yun, may sakit daw yung parang dito niya ng mata. May sakit daw. Tapos yun, kalis na namin. Na tapos ng klase namin, bumalik kasi sa KCC. Tapos sinanap namin sa nanay kung naubos na ba yung kalabasa niya ba, ang paninda. Kaya, noon, pagdating namin sa KCC, wala na si nanay doon sa pwesto niya. So yun pala, na, nandiyan sa entrance ng KCC talaga sa merdanan, nalilimos ba. Ubus na agad yung kalabasa. Siyempre, blessing siguro yung araw na yun. Alis namin, maraming bumili siguro sa kalabasa niya. Kaya, ayun, nilapitan namin siya. Wala eh, ubos na, kababasa mo na eh. Kaya sabi ko, oo, ubos na. Parang, pag nakita niya kami mga tapos, kita-kita ko rin sa kanyang mukha, baka masaya siya. Dahil, may taong tumulong sa kanya, no? So, ganyan lang, mga tapos, ganyan ang buhay. Siyempre, dapat tayo, pag tayo ay may normal din, ay, always naman normal yung tao, yung may medyo magaan sitwasyon sa buhay ba? Dapat tutulong tayo mga troops kahit sa kunting paraan lang pag may kita tayong mga tao kailangan rin tutulong. Kasi hindi importante nga dapat may pagtutulong ka, may kapalit. Pero sa akin, hindi ako naghahangad ng kapalit mga troops. Kaya yun, parang ang gaan ng feelings na makatulong sa kapwa mo tao. Kahit sa pagkain naman lang. Lahat naman tayo ay naghihirap sa buhay pero mas mahirap sa sitwasyon ni nanay. Kita ko nun. Kaya, yun, tinulungan ko. Hindi naman ako lang dalawang isip na tumulong. Kasi, yan naman ang tao, yan naman ang Pilipino. Yan ang pinaka-unique natin bilang Pilipino na matulungin tayo sa ating kapwa. Kaya, diba? So, sana lahat ng tao, ganyan. Lahat ng tao sa paligid, kung makikita ng ganyan, dapat tulungan natin, no? So, ako po sa sunod, kung makikita rin ako ng ganyan, tulungan ko, hindi ako dalawang isip na tutulong, mga troops. Kasi ang tunay na Pilipino dapat marunong tumulong sa kanyang kapwa. Ah, di ba mga tools, no? Hindi lang ako
Pero minsan, mairita din ako sa mga ganyan, lalo na sa, ano ba, karang manginingingin ng mga badyo-badyo, pag ganyan. Pero minsan, maawa rin ako, minsan parang abusa na kasi. Kasi pag may kakainin ka, siyempre, kung nagutong ka, hindi ka nagkain. Parang hinabrut nila agad ba? Habrutin nila agad yung pagkain mo, kaya hindi pa nahingi. It's so hablot, ganyan. Siyempre, yung mga tao, may irita rin. Kasi hindi naman natin sila mag-blame na ganyan. Kasi ang namulat na sa kanilang tribo, sa kanilang sitwasyon ay paghihingi. Pero ako, kahit kung meron man ako, magbibigay man ako, hindi naman ako madamot sa tao. Ganyan naman tayo, di ba, mga trolls na. So, yun lang mga trolls, share ko sa inyo. Kasi parang hindi ako makatulog eh, na parang hindi ako makabidyo. Tapos wala tayo yung topic, boring-boring. Kaya kwento-kwento naman tayo, susunod, magkwento naman ako kung ano naman yung mga mangyayari sa akin araw-araw, no? Sana sa araw-araw kong ginagawa o sana akong pupunta, always safe tayo. At kayo rin mga trolls, always safe din kayo. Lalo na sa panahon ngayon, medyo may mga sakuna na nangyayari. Pero huwag tayong magmula ng pag-asaw, magkalala mga trolls. Nandiyan naman si Papagat. Always tayong babantayan at gagabayan. Lalo-lalo-lalo, tulungan. Tutulungan. O, diba? So, yun mga trolls, yan lang ang ating topic. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay huwag nyo na makalimutan i-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo mga trolls sa mga susunod na video ko na mag-i-upload sa aking YouTube channel. Yun lang mga trolls at salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless all. Bye-bye. Peace. Caught in the crossfire.